Good morning po. Isang magandang umaga para po sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga po para sa ating lahat sa araw ng linggong ito. Pastor Bong Palarca po ng Maranatha Full Gospel Mission Incorporated of Kabadbaran City, Agusan del Norte. Nais ko pong batiin ng isang mapagpalang umaga ang aking mga kapatiran dyan sa Mahaplag Christian Church sa Leyte. Kay Brother Bigbig Aiko and family, and Brother Edmar and family, at sa lahat ng mga kapatiran natin dyan, magandang umaga po sa inyo lahat. Binabati ko na rin po ng isang magandang umaga ang aking mga kapatiran sa Maranatha na pinangungunahan ng aking kapatid na si Pastor June Palarca. At binabati ko po ng isang magandang mapagpalang umaga ang aking mga kapatid sa laman, lalong-lalo ng aking mahal na ina, aking mama. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. At sa lahat ng aking mga kapatiran sa House at Bethany, San Jose City, Nueva Ecija, si Pastor King, Pastora Eunice, and Ate May. At sa lahat ng mga kapatiran dyan, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa aking kaibigan, si Pastor Ver Senados, aking partner, at sa kanyang pamilya, sa kanyang gawain sa City of God Celebration ng San Antonio, Nueva Ecija. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Sa aking mga kapatiran dito sa People of Praise, Malolos City, na pinangungunahan ni Pastor Lito Firma at sa kanyang may bahay, at kay Pastor Maning Clotario. At sa aking pinsan na pastor din, Pastor Boyet Munyon, magandang umaga sa iyong ministry dyan sa Rodriguez Rizal. Isang mapagpalang umaga sa iyong lahat. At sa aking mga kapatirang mga pastor, mga kasamahan ko sa Korea na nasa Maynila, Pastor Ed, Pastor Art, Pastor Dennis, Pastor Marlon, Pastor Ferdy, at sa kapatiran ko sa Nueva Ecija din si Pastor Dad Skulala and Pastor Noel Apayo sa Baguio City, ng Baguio City. Magandang umaga sa inyo lahat. At sa aking mga kapatiran, mga kaibigang pastor sa Butuan, Pastor Rudy, Pastor Ram, mga doy, maayong buntag sa inyong tanandoy, Pastor Abner ng Maragusan. Hallelujah. Pastor Alex, Papa Alex, magandang umaga sa inyo lahat, mga doy. At sa lahat ng mga pastors, ng mga kaibigan ko, hindi ko na po kayo mababanggit lahat. Hindi ko na po kayo iisa-isahin sapagkat napakarami po ninyo. Ito na lang ang babanggitin ko pang isa o dalawa. I would like to greet a blessed Sunday morning to pastors, Pastor Sunrise Lee, Pastor Dr. Abraham O and family and their families. So, good morning to all of you there in South Korea. And lastly, I would like to greet a blessed Sunday to Pastor Merv Westbrook of Australia, my longtime friend and a long lost friend. I'm very happy. I'm so glad and I'm very thankful to God that we have connected again from after a long, long time. So I would like to greet a blessed Sunday morning to you there and your family and the ministry in Australia. Tayo po ngayon ay dadako na sa pakikinig ng salita ng Diyos. At kung meron po kayong mga Biblia, mga kapatid, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Mateo, in Matthew chapter 24 verse 35. Ang sabi po rito, "Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away."
Sa iba pong salin or sa ibang version, sabi nga po ro na ay heaven and earth shall pass away, but my words shall remain forever and ever. At bago po tayo magpapatuloy, ay tayo po muna ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos, sa umaga pong ito, Lord, kami po ay dadako po sa pakikinig ng iyong salita. Lord, gabayan mo po ang iyong lingkod at hayaan mo po, Lord, na ang iyong sarili ang kanilang makikita at hindi po ang aking sarili, Lord. Guide me, O God. Wala po ako magagawa, Lord, kapag hindi mo po ako sinasamahan. Kapag hindi mo po ako sinamahan, O Lord. Kaya kayo po ang magbigay sa akin, Lord, ng wisdom, knowledge, O God, na lahat ng aking sasabihin, Lord, ay magmumula po sa iyo. At hayaan mo po, Lord, na ang iyong banal na Espiritu Santo ay siya pong magiging gabay ko, O God, sa paghahayag ng iyong salita sa umagang ito. Anoint me, Lord, with double portion of anointing, O God, by your Holy Spirit, O Lord. Lord, kayo po ang manguna sa akin. Lahat ng sasabihin ko, Lord, ay pawang katotohanan lamang, O God. Huwag mo pong hayaan na makasingit po ang kaaway, Lord, sa umagang ito. Let your words, O God, na siya lang po, Lord, ang dapat naming mapapakinggan, Lord, sa umagang ito. Kaya ang lahat ng ito, Lord, ay akin pong binabalik ang papurit. Pasasalamat, Lord. Binabalik ko na po sa iyo, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So narinig po natin ang salita ng Diyos na sabi po ay heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Or, but my word shall remain forever and ever. So, ang atin pong tema sa umaga pong ito ay pinamagatan pong let us be serious in serving God. Hallelujah. Narinig po natin na sinabi, but my words shall not pass away. Or, but my words shall remain forever and ever. What word is this? Yun po ang katanungan. So that's the question, the first question in this morning. What word is this? Sabi nga ay my word. So, who spoke this word? It is Jesus Christ the Savior. Si Kristo po mismo ang nagsabi sa salitang ito na salitang word or words. Hindi po ito kay John, hindi po ito kay Mark, at hindi po ito kay Luke. At hindi po ito kay Matthew or maging kanino man. Sila po ay naging instrumento lamang na ginamit ng Diyos upang mahayag ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi rito, but my word or but my words shall not pass away. Isipin po natin, ano? Ang lahat ng bagay, kapag sinabing earth shall pass away, kapag sinabing earth, ibig sabihin po, ang lahat pong narito sa earth, lahat ng bagay na narito sa earth ay mawawala po lahat yan. Ngunit ang salita po ng Diyos ay hindi po mawawala. Yung Biblia na ating binabasa, pagdating ng takdang araw ay mawawala yan. Masusunog yan, susunugin yan. Lalo na dun sa pagdating ng panahon ni Antikristo or ni Antichrist. Pagdating sa araw na yon, sa pagdating ng panahon ng Antikristo, lahat ng mga Biblia ay susunugin po yan. Dahil ayaw po ni Antichrist na may Biblia ang tao. Kaya ang pagkakataon po natin, mga kapatid, na habang may Biblia pa po tayong binabasa, ay iipunin po natin yan.
Ang salita ng Diyos ay iimbak natin sa ating isipan at sa ating puso. Ilagay natin sa ating puso ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, "My words shall not pass away." Yun lang po ang tanging paraan upang ang salita ng Diyos ay hindi po mawawala. So what word is this? This word is the word of God. Amen. What word is this? What are some of the marks and characteristics of Christ's word? What are some? Ito katanungan to eh. What are some of the marks and characteristics of Christ's word given in the Bible? Number one is that authoritative. We hear men saying we want an authority. So here it is. When we say authoritative, kung basahin po natin sa dictionary yan, kung ano po ang authoritative, it is an adjective. And then ang meaning po niyan ay sinabi po rito, having mark by or proceeding from authority, authoritative church doctrines, an authoritative decision, an authoritative manner, possessing recognized or evident authority, clearly accurate or knowledgeable and authoritative critic, an authoritative source of information, meaning it is 100% pure. It is 100% accurate. Clearly accurate. Iyan po ang salita ng Diyos. Sa makatuwid ay hindi po kasinungalingan ang salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ay totoo. It is pure. Hindi po siya biro-biro. Salita ng Diyos ay hindi po katawa-tawa. Ang salita ng Diyos ay seryoso. Totoo po ang salita ng Diyos. And number two ay true. The Word of God is true. Totoo po ang salita ng Diyos. In John 16:13, sabi nga rito, "Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth, for He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come." Sabi rito sa Tagalog, "Gayunmay kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili, kundi ang anumang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating." See? Ang galing ano? Ang Espiritu ng katotohanan ay dumating. Espiritu ng katotohanan. Kaya ang salita ng Diyos ay totoo. Hindi po sinungaling ang salita ng Diyos. Dahil nung sinabi ng Panginoon na ipapadala niya ang kanyang nadadalangin si Jesus sa kanyang Ama at ipapadala ang Espiritu Santo dito sa atin, ay nangyari po yun, nagkatotoo po yun. Kaya ang salita po ng Diyos ay totoo. Kaya doon nga po sa John 14:16 sabi nga ron, and I will pray the Father and He shall give you another Comforter that He may abide with you forever. So,
Sino po ba ang nasa atin ngayon na ang sabi ng Panginoon ay forever? Di ba ang Holy Spirit ang nasa atin ngayon? Kaya nga ang sabi ng Biblia, "Know ye not that ye are the temple of God and that the Holy Spirit lives within you?" Hindi nyo ba alam, ika, na kayo ay templo ng Diyos? At ang banal na Espiritu ay mananahan sa inyo, sabi ng Panginoon. Kaya nga po, totoo ang salita ng Diyos. Kaya balikan natin yung John 16:13 na gayon may kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Ang sabi rito, papatnubayan tayo ng Espiritu Santo sa buong katotohanan. Hindi niya tayo papatnubayan sa kamalian or sa kasinungalingan. Ang sabi rito malinaw na papatnubayan tayo ng Espiritu Santo sa buong katotohanan. Kaya nga ang salita ng Diyos ay totoo. Amen. Number three is that spirit and life. What is the Word of God? The Word of God is spirit and life. In John chapter 6 verse 63, sabi rito, "It is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life." Sa Tagalog, sabi rito, ang espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Ang galing ng salita ng Diyos. The Word of God is spirit and life. At ang sabi nga sa Hebrews chapter 4 verse 12, "For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart." Hallelujah. So the Word of God is true. And the Word is God. God, the Scriptures are not God, but the Spirit who breathes through the words is God. Amen. Uulitin ko, sabi rito, the Word is God. The Scriptures are not God, but the Spirit who breathes through the words is God. Malinaw. Ang Espiritu Santo ay Diyos, mga kapatid. Number four, never man spake like this man. No? Makikita natin, mga kapatid, na walang sino mang tao ang nagsasalita ng ganito, kundi ang ating Panginoong Hesus lang. Siya lang po ang may authority na makakapagsabi niyan. Yung mga nagsasabi diyan na nalipat sa kanila ang authority ni Kristo at siya na at sila na, hindi lang siya kundi marami sila
na umaangkin na sila ay daan. Sila ang daan upang makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Mali po yun, sapagkat ang sabi nga rito ay sa Biblia ay si Christ lang po ang tanging daan. Siya lang po ang katotohanan at siya lang po ang buhay. Na upang tayo po ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes unto my Father but by me. So, huwag po tayo makikinig sa iba. Kasi marami na po ngayon ang ginagamit ng Diablo na nililigaw po tayo. Huwag po tayong makikinig. Huwag po tayong magpapadeceive sa ibang mga nangangaral ng salita ng Diyos, sapagkat sila po ay mga alagad ng Diablo. So what does Christ say of His Word? What does Christ say of His Word? Ano nga daw po ba ang sinabi ni Kristo doon sa kanyang salita? Ang sabi nga roon, it shall not pass away. So, mabalik po tayo. Heaven and earth shall pass away, sabi nga roon sa ating teksto. So lahat ng mga narito, lahat ng mga bagay na nandito sa mundo, sa lupa, ay mawawala po lahat yan. But, sabi ni Christ, my words shall remain forever and ever. So yun po ang ano eh, yun po ang dapat nating pagtuunan ng pansin, mga kapatid. Yun po ang dapat natin na bigyan ng importansya. Yung sinabi ni Christ na ang kanyang salita ay hindi po mawawala. Ano nga, paano nga po ba yun? Ano nga po bang dapat nating gawin? So yun nga po sinabi ko kanina na kailangan tayong mga anak ng Diyos, tayong mga Kristiyano ay dapat po mag-imbak tayo ng mga salita ng Diyos. I-memorize po natin yan. Kaya nga mula nung mga maliliit pa lang tayo, meron na po tayong mga memory verse, di ba? Yung mga John 4:24, God is a spirit and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. At saka yung John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. And meron pa mga karugtong yan. So mga verses natin ng mga bata pa tayo. Psalms 23:1, the Lord is my shepherd, I shall lack nothing, or I shall not want. So, kailangan po iimbak po natin yan sa ating mga isipan at sa ating puso. Dahil mawala man lahat ang mga bagay dito sa mundo, pero ang salita ng Diyos ay nananatili sa ating puso. Nananatili sa ating buhay. Saan nga po ba nagmumula ang pananampalataya? Pagdating ng Antichrist, pagdating ni Antichrist, mga kapatid, lahat ng Biblia mawawala na yan. Kaya kailangan magbasa ng Biblia, magbasa ng magbasa tayo ng Biblia habang may Biblia pa po tayong nababasa. Kaya lahat ng mga binabasa natin ay iisa sa ulo natin yan. At i-imbak natin sa ating puso. Hindi naman natin mamememorize lahat yan eh. Hindi po natin mamememorize lahat ang salita ng Diyos. Ngunit, yung laman nun, nauunawaan natin na ang salita ng Diyos ay ganun. Ang ibig sabihin, papasok po yan sa ating puso. Saan po nagmumula ang salita ng Diyos? So, kagaya niyan, sa Romans 10:17, sabi nga doon eh, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So, alam po natin, kapag meron na po tayo niyan sa puso natin, kahit dumating man yung Antichrist, sabihin na natin na hindi tayo naisama sa rapture, let's say na
Ganyan po ang nangyari. Kasi para sa akin, hindi na po natin naaabutan yan, yung Antichrist, kasi kukunin na po tayo ni Kristo doon sa rapture before tribulation. So, tayo pong mga anak ni anak ng Diyos, mga anak kay Kristo na tayo, pagbalik ni Christ, doon sa kawanangan o sa alapaap, sasalubong po tayo sa kanya doon. Pero mauuna po yung mga unang mga namatay na. Sila po ang unang magra-rapture. Tapos, tayo mga anak kay Kristo ay susunod po tayo doon. Sasalubong tayo sa kanya doon sa ulap, sa mga ulap. Okay? Sa alapaap. Ika nga. Pero, how about sa mga hindi na isama sa rapture? Kaya kailangan magbasa po ng Biblia. Dahil pagdating po ni Antichrist, meron ka na pong salita ng Diyos sa puso mo. Kahit ano po ang, ito po advantage to sa mga nagbabasa ng Biblia. Alam natin ang mga signs na sinasabi ng Biblia. Kapag nakita nating nangyayari na, kagaya ngayon, this is one of the signs, yung sinabi ng Matthew 24 na pestilences. Itong pandemic na to, kasama na to doon sa pestilences na sinasabi. Lahat ng sinabi sa Matthew 24, nangyari na eh. Yung lindol, yung gera, yung tagutom, ito, nangyayari sa atin ngayon. Yung tagutom, ang sabi nga eh, hindi ka, ngayon, sa panahon natin ngayon, swerte na lang tayo na meron pa tayong panggastos. Swerte na lang tayo na meron pa tayong mga naiimbak na mga pagkain. Paano na lang kung maubusan tayo at hindi pa natatapos ang pandemic na to? Swerte na lang tayo sa ngayon. Eh pero, tingnan natin yung ibang tao. Kawawa naman sila, yung iba. Yung mga walang-wala talaga. Sa panahong ito mga kapatid, darating ang panahon na magiging pantay ang mayaman at mahirap. Kasi, ganito eh. Meron ka mang pera, wala ka namang mabibili. Meron namang iba, wala ding pera, kahit may mabili man, wala din silang pera. Pero sa panahon ngayon, nagiging pantay tayong lahat. Yung mayayaman ngayon, magtitiis sila kung anong meron na lang na pagkain. Hindi na nila kayang kainin yung gusto nilang kainin. Dahil limitado na po tayo ngayon sa pagkain dahil nga po doon sa bawal na meron tayong sinusunod na protocol. Kagaya ko, naabutan ako ng lockdown dito sa Malolos. Hindi ako mabigyan-bigyan ng quarantine pass dahil hindi ako taga rito. Ang tagal ko na kasing nawala rito eh. Hindi na ako kilala dito na na tumira dito ng matagal noong araw. Kaya hindi ako mabigyan-bigyan ng quarantine pass. So hindi ako pwedeng pumunta doon sa lugar kung saan ko gustong pumunta na saan ko gustong mamili. Nakakapamili lang ako dito kapag merong talipapa na para sa subdivision lang. Pero ngayon, lalong humigpit ngayon dahil dalawang beses na lang sa loob ng isang linggo ang pwedeng lumabas sa bahay. So, ito na po, nararanasan na po natin ngayon yung pestilences. Ito na yung coronavirus. This is the very first time na experience ko sa buong buhay ko mula nung nagkaroon ako ng pag-iisip, mula nung namulat ako sa mundong ito. First time ko lang naranasan tong pandemic. Kasi sinabing pandemic, ibig sabihin buong mundo na yon na nakakaranas ng outbreak. Okay? So, tagutom. Ito na nga tayo.
nakakaranas na ng gutom yung ibang tao. Yung ibang tao, mas parang gugustuhin na lang nila na magpapatuloy yung pandemic kasi meron naman silang nare-receive na rasyon. Yung mga mahihirap talaga, nakaka-receive sila ngayon ng ayuda. E paano naman kunyari wala nang pambigay na ayuda ang gobyerno? So yun na yun ang ano, yun na yung tagutom kasi hindi pa tayo sigurado kung hanggang kailan tong ano eh pandemic eh. Hindi pa tayo sigurado mga kapatid. Kaya nga sabi nga rito, heaven and earth shall pass away, but my words shall remain forever and ever. Kaya mag-imbak po tayo ng salita ng Diyos sa puso natin. Dumating man yung mga pagsubok na to, andito na tayo sa hinaharap natin ngayon eh. No, we are now facing this pandemic in our lives today. So, dahil meron tayong salita ng Diyos na nai-imbak sa puso natin, nagkakaroon tayo ng kumpiyansa. No, hindi tayo masyadong nababahala, hindi tayo masyadong natatakot dahil alam natin na ang Diyos ay kasama natin. Paano naman yung mga hindi nagbabasa ng Biblia? Kaya sila nagkakaroon ng ano eh, nagpapanik eh, no? Nagpapanik karamihan. Kahit ng mga Kristiyano ngayon, nagpapanik din eh. Marami ding mga Kristiyano ngayon na nakakalimot din sa salita ng Diyos. No? Kaya kailangan talaga magbasa ng salita ng Diyos para maunawaan natin na yun pala talaga ang gusto ng Diyos eh, na mangyari talaga to dahil lang sabi niya nga doon sa verse 6 eh, ang lahat ng ito'y mangyayari talaga, sabi ng Panginoon. Pero huwag kayong mag-alala at huwag kayong matakot dahil hindi ko kayo pababayaan, sabi ng Panginoon. So patuloy po tayo sa salita ng Diyos. Mga kapatid, maging seryoso po tayo ngayon. Maging seryoso po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil ang nangyari sa mundo ngayon, yun na nga eh, yung hindi ka makakabili ng pagkain pag wala kang quarantine pass. So, makakabili ka lang kung meron kang quarantine pass. Pero marami ngayon na walang quarantine pass at marami rin ngayon na walang perang pambili. At meron mang pambili, limitado rin, hindi rin lahat mabibili. So, itong pangyayari ngayon, parang anino lang to eh. Parang anino sa darating na araw ng Antichrist. Kasi pag dumating si Antichrist, mga kapatid, ganito na rin ang mangyayari. Hindi ka makakabili ng pagkain kapag wala kang tatak na 666. Yan po ang katotohanan. At sinabi po ng Biblia yan. At ang Biblia na nagsasabi ay salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos ay totoo. At yan talaga ay mangyayari yon. Ang araw na yon na dumating si Antichrist at lahat ng mga walang tatak na 666 ay hindi na po makakabili ng pagkain. Kaya ang gagawin po ng tao ay mamundok na lang sila, pumunta na lang sila kung saan sila gustong mabuhay pa dahil ayaw nilang magpatatak ng 666. Ayun po yung mga taong hindi po naisama sa rapture. Kaya kung nais po nating masama tayo sa rapture, ay magseryoso po tayo sa paglilingkod sa Panginoon ngayon. Hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Maging seryoso po tayo. Hindi po laro-laro ang salita ng Diyos. Hindi po biro. No? Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi biro. Seryoso po siya na Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya panahon po ngayon upang maging seryoso tayo. Huwag po tayong mananatili sa ating maling gawain. Marami tayong mga kamalian, marami tayong mga shortcomings sa ating Panginoon. So, kailangan maging seryoso tayo mga kapatid. Sabi nga rito,
What's happening today are just shadows of things to come. The Bible says the world will be under the control of the Antichrist through New World Order or One World Government. This will happen during the Great Tribulation period. So your riches, wealth, fame, and religion will be useless during those days. But Christ Jesus is able to save and spare your life in these perilous times. Lahat ng mga yaman mo, lahat ng mga karangyaan mo, lahat ng anong meron ka, mga relihiyon, lahat ng grupo, mawawala lahat yan. Useless lahat yan. Ngunit, si Panginoong Jesus, ang Panginoong Jesus Kristo, ay nakahanda po siyang iligtas ka sa panahong ito kapag ikaw ay lumapit sa Kanya, kapatid. Kaya ito po ay seryoso na panawagan ng Panginoon sa atin. Talagang ipinahintulot ng Diyos to na mangyari. Kaya sabi niya nga eh, mangyayari at mangyayari ang bagay nito. Kaya pinahintulot ng Diyos to. Dahil ang nais ng Diyos ay maging seryoso tayo at bumalik tayo sa Kanya. Kung naalala niyo yung istorya na inutusan niya si Jonah para pumunta sa Nineveh dahil ang kasalanan ng mga tao sa Nineveh ay nakarating na sa paanan ng Diyos. Ganon din ang kasamaan. Ng mga tao sa sanlibutan ngayon, nakarating na sa paanan ng Diyos. Kaya pinahintulot ng Diyos to na mangyari ang mga bagay na ito. Eh, wala tayong magagawa eh. Nandito na to. Kaya ang dapat lang natin gawin mga kapatid, ay makinig tayo, lalong-lalo na doon sa mga hindi pa nakakakinig ng salita ng Diyos. Makinig kayo sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga pastor. Maraming mga pastor na ginamit ang Diyos upang magbigay, maghayag sa iyo ng salita niya, ng salita ng Panginoon. At ang pangalawa mong gawin ay dapat mong paniwalaan. Paniwalaan mo na ang Diyos ay magbibigay ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo dun sa krus, sa Kalbaryo. Ang Diyos, mga kapatid, handang magbigay ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. And that He alone is your Savior and Lord. So believe that God has forgiven you of your sins through Jesus Christ's death on the cross. Number three is that accept Jesus Christ into your heart. Confess your sins to receive His forgiveness and the assurance of eternal life. And then repent. What would the people do? Kailangan lang po mga kapatid na magsisi ka. Repent means change the way you live. It's a personal metanoia, change of heart. You must have a changed attitude towards God or towards Jesus, and a changed attitude towards sin. Ibig sabihin dito, kapag nag-repent ka, talikuran mo na yung dati mong pagkatao. Kung masama ka sa iyong sarili sa ngayon, kung masama ka ngayon, talikuran mo na yung pagiging masama mo at magiging mabuti kang tao.
Yun po ang ibig sabihin ng pag-repent or pagsisisi. It's a personal metanoia. Sabi nga, change of heart. Yung heart mo, magiging bago na yan. And you must have a changed attitude towards God. Kung bastos ka na pagkatao sa Panginoon, kung hindi mo siya kinikilala noon, ngayon kikilalanin mo na ang Panginoon. Kilalanin mo na siya. Ngayon po ang ibig sabihin ng pagre-repent and a changed attitude towards sin. Kung makasalanan ka, talikuran mo na yung pagiging makasalanan mo. Ibaon mo na yung kasalanan mo kasama sa pagkamatay ni Kristo at mamuhay ka ng panibagong buhay. Iyan po ang ibig sabihin ng pagre-repent. And number five is that remain and abide in Christ Jesus. Live for Him while waiting for the rapture, the blessed hope of all believers. Yun po ang pag-asa na inaasam-asam ng mga mananampalataya kay Kristo, yung maisama po sa rapture upang hindi na po tayo dumanas doon sa tribulation. Hindi na po tayo haharap doon sa tribulation na yan. Kapag po tayo ay nananatili kay Kristo, when we remain and abide in Christ Jesus, we will live for Him. So while waiting for the rapture, so the blessed hope of all believers, magiging yun na po ang ating pag-asa kapag tayo po ay nananatili kay Kristo. Remember, okay, this is the last reminders to us. No good deeds is enough to save you. Kahit marami ka pang ginagawang mabuting gawa o kawang gawa, hindi yun ang makakapagligtas sa buhay mo unless you have faith and personally accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Kaya nga sabi nga doon sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. It is not of your own doing. It is the gift of God, not a result of good works, so that no one may boast. See, sabi nga ron, not a result of good works. Hindi nga po sa magandang gawa or kawang gawa natin, sa mabubuting gawa natin upang tayo maligtas, kundi doon lang po sa grace na binigay ng Diyos sa atin na maliligtas tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo, na atin siyang tanggapin na ating sariling Panginoon at tagapagligtas. Yun po ang makakapagligtas sa atin, hindi po yung mabuting gawa. Kasi maraming tao ngayon na sinasabi nila, kahit na hindi sila nagsisimba, hindi nila pinaniwalaan si Kristo, hindi sila naniniwala sa Diyos, mabuti naman silang tao, maganda naman ang mga gawa nila, tumutulong sila sa mga mahihirap, tumutulong sila sa mga nangangailangan, at marami silang mga ginagawang magagandang bagay na mga nakikita ng tao na ina-appreciate sila. Anong sabi ng Panginoon? Ang kanilang reward ay kanilang natatanggap na nila. No? Dahil hindi po yun ang paraan upang maligtas ka. Kahit gaano ka pa kamayaman. Halimbawa, yung isang milyon mo na lang, halimbawa meron kang isang milyon, yun lang po ang tanging pera mo na meron ka. Pero yung isang milyon na yun ay taos-puso mong itinulong sa mga mahihirap, binigay mo sa mahihirap. Ngunit wala kang Kristo sa buhay mo, hindi ka pa rin maliligtas niyan, kapatid. Maniwala ka sa akin. Dahil ang tanging kaligtasan ay na kay Kristo lang. Tanggapin mo siya ng buong puso. Tanggapin mo siya bilang sarili mong tagapagligtas at sarili mong Panginoon sa buhay mo. Huwag mong asahan na maligtas ka dahil sa kawang gawa mo, sa mabubuting gawa mo. Hindi po yun ang makakapagligtas sa'yo, kundi si Kristo lang ang makakapagligtas sa'yo. Kaya sana po sa umagang ito ay meron po tayong napulot at meron po tayong natutunan sa salita ng Diyos. Kaya salamat po sa pakikinig
sa salita ng Diyos sa umagang ito. Ako po'y nagpapasalamat din dahil para sa akin kapag nagdala ako o naghayag ako ng salita ng Diyos ay isa po itong malaking pribilehiyo para sa akin. At iyon po ay lagi kong pinasasalamatan sa Panginoon kapag meron po akong pagkakataon na makapaghayag ng kanyang salita. Eh, maraming salamat sa pakikinig. Sana po ay hindi po masayang yung oras ng ating pakikinig. At tandaan po natin lahat yung ating mga narinig na salita ng Diyos. Isa puso po natin at yun po ang paalala ko sa bawat isa na mag-imbak po tayo ng salita ng Diyos sa puso natin dahil nalalapit na po talaga ang araw ni Antichrist. Malapit na po. At nakikita ko na talaga yan na lahat ng salita ng Diyos nangyari na talaga. Wala po tayong kasiguraduhan ngayon sa pandemic kung hanggang saan to. Dahil sa China ngayon at sa Japan, meron pong tinatawag doon na second wave coronavirus. Nag-lockdown na naman po sila. Kaya patuloy po tayong manalangin sa Panginoon at manalig po tayo sa Kanya. Ano man ang mangyari sa mundo, kapag meron po tayong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoong Hesus, hindi po tayo dapat matakot at hindi po tayo dapat mangamba. Sapagkat ang Diyos ay kasama natin at ang Diyos ay nangako sa atin na hindi niya tayo iiwanan saan man, saang sulok man sa mundong ito. Sasamahan tayo ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Maraming salamat sa lahat. At hanggang sa muli po. Maraming salamat po sa ating lahat. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Lord, salamat po sa mensahe na binigay mo sa bawat isa sa amin, O God. Salamat po na iyon po ay talagang tunay po na nagbibigay sa amin ng pagpapaalala sa bawat isa, O God, na ang iyong salita ay totoo. At talaga pong nalalaman namin, Panginoong Hesus, na nalalapit na po ang iyong pagbabalik, ang iyong muling pagbabalik, Lord. Kaya kami po ay humihiling sa iyo, Lord, na huwag mo po kaming pababayaan. Kami po ay humihingi sa iyo ng protection, O God, by your Holy Spirit, Lord, protect us, O Lord. Kayo po, Lord, ang manguna sa bawat kilos namin, sa bawat ginagawa namin, O God. Kayo po ang laging manguna. Lord, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi po kumukupas. Salamat, Lord, sa mga biyaya. Salamat sa pag-iingat. Salamat, Lord. Pinupuri ka namin, Ama. Tinataas po namin ang iyong pangalan. Kami po, Lord, ay sumasamba sa iyo. At tulungan mo po kami, Lord, na makapagpatuloy, O God, sa aming paglilingkod sa iyo sa panahon ng crisis, Lord. Kayo po, Lord, ang aming inaangat, tinataas ka namin, lahat ng papuri at pagsamba ay binabalik na po namin sa iyo. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah.